Ron, dito ako sa Toyota North EDSA. Habot silipin nga natin itong Toyota Veloz. Alright, let's grab onto the grab handle. Ayan. Grab handle over here. Tapos, welcome na tayo ng ambient lighting onto the middle. So, this is a manual adjusted na seats. So, here we go. Ayan. Para maluwag lang tayo. And let's get onto the grab handle over here. And let's start on kung ano yung impressions ko dito sa dashboard. I have to say, hindi siya, you know, parang hindi siya distraction sa, ano, while you're driving. What I mean is, eto, parang may ibang tao na hindi nila bet yung may nakapatong ditong infotainment screen dito. Some other people would prefer the infotainment screen would be lying down along with the dashboard. Ayun, parang nakiga siya dito. Katulad nitong ano, in, climate control vents. But, yeah, for me, hindi naman siya, ano, obstruction dito while driving. But, the only problem here is, kapag sabihin natin na bungad siya ng, ano, ng araw, baka hindi mo ito makita. Ayun na, kasi there's a certain angle na kapag, when the sunlight would beam onto the screen, bang, baka mahirapan makita yung contents ng itong screen na to. Perhaps by looking onto the brochure, meron itong ano, Apple CarPlay tapos Android Auto. And then, this is a CVT transmission. Ayan, nakikita ko na. Meron itong sport mode and then may plus and minus. Yung plus minus, obviously, gagamitin mo siya for the twisty roads or sabihin natin bundukin na lugar. Ayan. Or if you want to play around the city, you can do that actually. Now, this is a fully digital instrument cluster. So, ito yung ilang inches niyan just to I did my R&D on this car. And then, okay, so the quirkiest one na napansin ko dito, this has a fixed cup holder while the passenger side has a pull-in and pull-out system na cup holder. And very intelligent by Toyota, nilagay nila yung cup holder nila dito in dito sa may around the vents para sabihin natin ilagay mo yung boti-bon dito, lalamig at lalamig siya ng kusa. 3-spoke steering wheel just to greet us. Tapos yan to answer the phone calls. Tapos papansin ko dito, wala siyang ano, wala siyang cruise control system. And then ano to, single zone climate control system. Yan, fan speed tapos yung temperature. And then we have here a wireless charging. Ito may switch na siya dito. Sunod naman yung electronic parking brake. Yan. Just push down to unlock tapos pull up to lock the brakes. Auto hold feature, sabihin natin nasa incline ka. Well, the system will automatically hold the vehicle itself. Tapak lang kayo sa preno. Then, onto a full stop, bitawan niya na yung preno and it would hold you on that position. Now, in order to disable automatically yung ano, parking brake, tapak lang kayo sa gasolina, then bang. Okay, this is quite new for me. Yung rear passenger seatbelt warning. So, meron siya dito. So, engine start stop is also obviously here. Totally sinabi ko, manually adjusted yung ano natin dito. Yung driver seat. And then, yung ano natin. Ah, LEDs. Really nice to the touch. LED lights. And then, yeah. For the interior lamps. And then, meron naman tayo na it doesn't have a mirror here. How about dito? It does have mirror here. Okay. Tapos, manual dimming rearview mirror. Yeah. Full leather seats. Since ito ay Toyota Veloz na siya. Yes po, hindi na to Avanza. So, just to refresh one of your minds. Okay, mayroon pa tayo mga cup holder or bottle holder pa tayo dyan. Pala, yan. Onto the back. Tapos, mayroon pa tayong ano, neat feature of a carbon fiber. Yan, trim. Yan, dito tayo sa likod. Right. Now, this is a really, really weird looking air vents for me. I'm so sorry. So, hindi ko na kung paano ito ma-adjust. Kasi, wala, nakapatay yung makina. Tapos, I don't know. I'm so sorry. I'm out of my league. Needless to say, ito yung ano, fan speed natin. Tapos LED rin na dito yung interior lamps natin dito sa likod. And then, leather seats siya pa rin. Nakatikip lang siyang plastic guys, but
Wait. Oh, yeah. Okay. Nakatakip lang siyang plastic, but meron itong center headrest for the passenger for the second row. And another cup holder. Yay! Yan. Grayish nga pala itong kulay na ito. Tapos meron tayong mga outlets right over here. Meron tayong mga outlets right over here. Yan, 2.1 amperes. Perhaps that is a fast charging one naman na. And come to look at it. Meron tayong ano dito, cup holders right over here. Then leather padded obviously, dito for the passengers and for the elbows. And yung mga bottle holders natin. Meron tayo dito. Yep. Just to let you zoom in. There you go. Right. Okay. Kung titingnan ko pa ng mga sinsinan, meron tayong 6 speakers kasama na yung tweeters doon and yung mid-range. But obviously, if you want to opt for a subwoofer, why not? Now, I am going to try my best to unlock yung velos ay yung third row seating ng sasakyan na ito. So just give me a moment. I will get into my most comfortable position. Wait lang. Okay, right. Ngayon, ako fully positioned na dito yung third row seats ko dito. Yung knees ko is a bit of a mas mataas lang na konti. Onting-onti lang naman. I have to say, kung ako papapiliin mo dun sa Velos or sa Rush, yeah, that Rush over there, mas prefer ko dito sa Velos. Since ito ay front-wheel drive, and then wala siyang differential hump. So yun, yung knees ko dito is much comfortable rather than the Toyota Rush. And yun, really really comfortable here. Kulang na lang talaga dito yung air vents. Perhaps siguro yung nakausli, hindi ko alam, hindi ko nahulaan. Sorry, I'm so sorry. Ito, tapos may mga cup holders pa tayo dito. So a bit of a storage dito. Yan, onti lang naman yan. Tapos dito lang sa side na to ang may total outlet. Yan. Iba nga, naglalagay pa nga dito ang voltmeter eh. Share ko lang. Tapos yung mga barya. Then, lagay ka ng mga cup holders right over here. There you go. So, ayan. Yan lang. So, in order for me to get out of the vehicle, yan. Auto-tumble na siya, guys. There you go. And there is a warning na baka maipit yung passenger niya sa likod. Now, in order to ibalik natin sa dati, yan, balik lang siya and tumble up. And then, yan, adjustable nga pala eh. If you want to do forward and backward. Tapos, may a bit of a, yung cup, I don't know, bahala kayo kung ano yung gusto nyo ilagay dito. But yeah, may storage dito na mas malaki, mas maliit. Yun na, common sense. Now, let's check on towards the yan, your velos here at the rear. Yan. Rear cargo space, syempre, hep-hep ko rin naman dito. No hassle. Tapos, yan, yung headrest, ang taas ng headrest. Tapos, meron tayong courtesy lamps over here. Tapos, yan, may mga a bit of storage dito. May kailangan kayong easy to get na yan. Yan, dyan yung ilalagay. Spare tire. I believe ito yung spare tire lock. Yan. Tapos, yan yung mga seat belts natin right for the rear. And yes, that is the mga bells and whistles for the rear. Just put it in. Yan. Rear view camera, meron tayo dito. Yan. For the camera. Ito yung mga taillights natin. Kung alam ko, may nadadanaan akong Toyota Velos. Isang buo yan, umiilaw. Isang buo. Tapos kapag ka, yan, ito lang naman syempre yung ano, mag-iiba ng brightness since it's braking. And if hindi ako nagkakamali rin, isa pa, full LEDs yung ano, yung reverse lights tapos yung turn signal lights. Since this is the Velos platform na to. Ito rin, itong third eye view for the ano, Toyota Velos. Silipin ko lang yung ano, yung putris na ano, na engine hood. But before anything else, before yung ano, engine hood, yun natin ay yung wheels and tires. Wheels and tires, tapos Bridgestone, tapos nakabalod siya na anong sukat nito? 12x50, tapos 17-inch yung ano, yung design ng diamond cut wheels natin dito. Then, syempre, ano natin, 5 lug nut spec.
I would expect na yes, expectations has been met kasi rear disc brakes dyan siya sa likod. Ganun din, Bridgestone tires, 5 lock nut spec. Ganun din yung sukat ng ano, ng wheels. Right. Fully unleaded. Tapos, tignan ko na lang kung ano yung ilang litro itong ano, tanke. Ayan, ilagay ka na natin. Thank you. Okay, tapos yung design ng velos is, meron siyang from the lower part, lower section ng ano, ng vehicle. From the bumpers, tapos kumakonektado ito hanggang dito sa flarings, right? The same goes with the other side, so para continuous design na siya. Then just before the engine hood nga pala, kasi kanina ko pa sinasabi yon, ayan, nakita mo tong ano, tong grab handle na to, all you have to do just grab it, tapos yun automatically unlocks the vehicle. Then may mga ridges kayo nakikita sa gilid. Ito yung engine bay natin. Ayan, 1.5 liter. Ini niyo, ang luwag ko. Oh. Oh, please lang, huwag kayong mag... Wala, no comment. Never mind. Yan. Yan yung ano natin. Makina itself, 1.5 liters. And I'm gonna try my best to look onto the... yung engine plate bell. Pero ito, ito yung ano natin eh. Yan, 2 NRVE. Mahanap eh. Where is and well, habang hinahanap ko yung ano, yung mismong plate, yun yung ABS right over there, nandun sa dulo, tapos yung battery naka dulo na rin dito, brake master cylinder right over there, tapos airbox, we have it here, please be careful with this one. Yan yung mga sensors na yan, radiator cap, catalytic converters really exposed right onto there, tapos yung high pressure and lower pressure side ng air conditioning, and yung washer fluid is naka-usli lang naman doon. Yan lang naman, hindi ko mahanap yung ayun, yan na, nakita ko na yan yung ano, Toyota Motor Corporation, tapos yan 2NR yung makina na to. Nice. So yun lang, maraming salamat sa inyo, like, comment, share, and subscribe guys, and we're going to post another video for the next one. Peace, and yes, puro tayo Toyota units, yeah, within the whole week or so. Take care guys, bye bye.